So ang latest update ko sa inyo guys, this time coming from YouGov, isang market research and data analytics firm sa United Kingdom. Most admired men and women in the Philippines. So naglabas po sila. And sa men, sa top 5 kasama po si Yorme Isko. He came in at number 3, okay? So number 1 po si President Duterte at 19%. Si Senator Manny Pacquiao came in second at 10.65%. Mayor Isko Moreno, yon 7.96%. So sa mga local officials po, he came in at number 1. Siya po ang pinakamataas na local official dito po sa survey ng YouGov. Number 4, si Jackie Chan. Dito po ako medyo nagulat. Bakit biglang sumulpot yung pangalan ni Jackie Chan dito? Matagal natin walang pelikula si Jackie Chan, ha? Pero number 4 pa rin siya. And number 5, Pope Francis. Of course, Catholic nation po tayo. Nakapasok sa top 5 si Pope Francis. Sa woman naman po, sa mga babae naman, number 1 si Angel Oxin at 15%. Of course, kamangha-mangha si Angel Oxin, yung ganda and yung bait and yung pagtulong. Talaga number 1 yan si Angel. Sumunod po si Catriona Gray at 11%. Sarah Geronimo at 7.48%. Taylor Swift at 7.36%. Angelina Jolie at 6.93%. So, ang unang naisip ko, bakit walang K-pop na artist dito, magagalit yung mga K-pop fans. Pero, ayun. Ayun po, anong opinion ko dito? Well, congratulations po dito sa mga most admired in the Philippines na pinili ng YouGov. Though I'm not really sure kung papaano yung kanilang naging methodology dito, kung gaano ka-accurate. Pero, yun po, naglabas din sila kasi sa buong mundo naman at sa pinaka number 1 sa buong mundo na most admired sa kanila naman si Barack Obama. Okay? Number 2 sumunod si Bill Gates at number 3 is si Xi Jinping ng China. Ayun, nakagulat din yung kanilang top 3 na most admired sa buong mundo. And number 5 doon si Jackie Chan. So umabol pa rin si Jackie Chan doon sa top 5 most admired dito po sa YouGov. So sabi nila dito, this year's study is our largest ever with more than 45,000 people in 42 countries and territories being interviewed to compile the list. So halo-halo na yan eh. Politicians, entertainers, and pero wala po nakalagay dito kung ilan yung sa Pilipinas na in-interview. Check natin. Pero yun, it only goes to show kung gaano kalayo yung pong naabot ni Yorme Isko sa kanyang kasikatan in a period of about more than a year since assuming office po sa Manila. He's now one of the most admired people in the Philippines, and makikita nyo naman dahil sa kanyang mga trabaho, dahil sa resulta ng kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga achievements habang nasa office, and yung kanyang response dyan po sa coronavirus pagdating po sa coronavirus response sa lungsod po ng Maynila. And nakita nyo naman po, tuloy-tuloy lang po yung ginagawang mga proyekto ni Yorme Isko. Hindi po tumitigil. Talagang he's very committed po na mailigtas and mabigyan ng mas maayos na serbisyo po yung mga taga-lungsod po ng Maynila to give them the government that they deserve. And in the coming months, in the coming years, habang we are wrapping up ito pong sa coronavirus, eh makikita po natin yung mga ibang proyekto pa katulad nung sa housing program, yung malalaking condominium sa Maynila, yung bagong ospital, bagong Manila Zoo, yung iba't ibang mga pagawaing bayan pa. So madami, napakadami pang mga parating na projects na magaganda na makikita natin coming from Yorme Isko. And for sure, mas dadami pa yung nag-a-admire kay Yorme. So this is very good news coming from YouGov, na isang kumpanya sa United Kingdom. So yun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin.
tomorrow, Wednesday. So we'll be reporting kung ano po yung mga iba't ibang kaganapan pa sa Maynila and around the country. See you po sa next video. Pilipinas, God first. Bye-bye, guys.